Ano ba ang organic materials and manures? Ang mga organic materials and manures ay nanggaling sa mga nabubulok na mga halaman at sa mga dumi ng hayop gaya ng baka at mga manok, mga bulok na dayami, sewage, grain manures at mga legumes. Paano ba gamitin ang mga organic materials and manure? Ang mga organikong pataba ay karaniwang ina-apply o inilalagay sa lupang sakahan ng 2 linggo o higit pa bago ito inihahalo sa lupa during land preparation. Ang mga dayami ay direktang ikinakalat sa lupang sakahan at ipinapabulok. Isang malaking bagay na ang mga dayami ay hindi inaalis sa mga basakan pagkatapos mag-harvest dahil naglalaman ito ng mga mahahalagang nutrients na kailangan ng tanim. Ano ang mga advantage at disadvantage ng organic at inorganic fertilizer? Ang advantage ng inorganic fertilizer ay nagbibigay ng tumpak at mabilisang supply ng mga nutrients na kailangan ng tanim. Ito rin ay mabilis na na-absorb at nagagamit ng ating mga pananim. Ngunit ang disadvantage naman ito ay hindi lahat ng nutrients mula sa inorganic fertilizer ay nagagamit ng tanim. Ang mga nutrients na hindi nagagamit ng mga tanim ay naiipon sa lupa na nagiging dahilan ng pagkalason ng mga lupang sakahan. Ito ang dahilan kung kaya't ang mga tanim ay hindi nagbibigay ng magandang ani o nagiging unproductive kapag hindi regular na inaabunuhan dahil nagiging acidic at nawala na ang mga organic matter sa ilalim ng lupa. Ang mga inorganic fertilizers ay karaniwang naglalaman ng mga nutrients na nitrogen, phosphorus, potassium, sulfur, at minsan ay mga micronutrients. Ang mga nutrients na ito ay ginawa in a form na magagamit agad ng mga tanim. Gayunpaman, ang mga inorganic fertilizers ay madaling mawala sa lupa, kaya kinakailangan ang pag-apply nito sa tanim ng maraming beses. Ano naman ang advantage ng organic fertilizers? Ang organic fertilizer ay hindi pinatitigas at hindi nagbibitak-bitak ang lupa, gaya ng nagagawa ng inorganikong pataba. Ini-improve nito ang mga water movement sa lupa at gayon din ang water holding capacity. Sa katagalan, nagiging maganda ang ayos at ang structure ng lupa, kaya naiiwasan ang pagkakaroon ng soil erosion. Ang mga organic fertilizers ay napapanatili ang productivity ng lupa, kahit matagal at tuloy-tuloy ang paggamit nito. Nakakadagdag din ito o napapataas din ito ang level ng mga organic matter sa lupa. Ang patuloy na paggamit ng organic fertilizers ay nakakatulong sa pagdevelop ng sustainable farming system and high yield. Kaya ang organic fertilizers ay hindi lang tumutulong sa ating tanim, kundi tumutulong din ito upang mapanatili ang magandang istruktura ng lupa. Ngunit ano naman ang disadvantage ng organic fertilizers? Ang mga organic fertilizers ay karaniwang naglalaman ng mga plant nutrients sa mababang concentrations. Karamihan sa mga ito ay kinakailangan pang i-convert into inorganic forms sa pamamagitan ng mga bakterya na nasa lupa at mga fungi bago ito magagamit ng tanim. Kaya naman ang mga organic fertilizers ay mas mabagal ang release ng nutrients na magagamit ng tanim kumpara sa mga inorganic fertilizers. Narito ang mga homemade organic fertilizers. Crop wastes. Ito ang mga nabubulok na mga dayami, mga dahon, mga damo, sawdust, or mga pinaglalagarian. Composting with guano, seaweeds, at iba pa. Vermicomposting of organic materials or wastes sa pamamagitan ng mga bulate. Ang vermicast ay naglalaman ng mataas na quality ng topsoil na napakagaling na gamiting abuno. Animal wastes. Ito ang mga dumi ng hayop gaya ng baka, kalabaw, manok, at iba pa. Green manure. Ang halimbawa ng mga ito ay ang azolla, ipil-ipil, at mga legumes. Ngayon ang tanong natin, maipapayo ba ang pag-combine ng organic at inorganic fertilizers? Ang pag-combine ng organic at inorganic fertilizer ay advisable. Nakakatulong ito sa mga magsasaka upang makabawas sa gastos sa mga inorganic fertilizer at nagpapa-improve din ito sa fertility ng lupa. Ano ba ang kahalagahan ng pinagsamang organiko at inorganikong pataba? Ang paggamit ng organic at inorganic fertilizers ay nagpapahusay sa mga katangian ng lupa, nagpapataas ng magandang ani at higit sa lahat nakakabawas sa gastos. Ang pinagsamang organiko at inorganikong pataba ay nagbibigay ng magandang ani kaysa anumang single type dahil ang mga sustansyang nagmula sa kombinasyon ay nagiging mas madaling gamitin ng mga pananim nang walang sayang. Ang mga nutrients na mula sa mga organic fertilizers
ay dahan-dahan na nare-release at ito ay magsisilbing stored food na mga pananim sa buong panahon ng paglaki. Ang inorganikong pataba ay mas nakakapagtrabaho ng mas mahusay kapag ipinagsama sa organikong pataba. Dahil dito, nakakapag-produce ito ng mas magandang tubo ng pananim at mas permanenteng matatag na ani. At dito po nagtatapos ang aking video, mga ka-agri. I hope na may natutuhan kayo sa video ito. If you have some questions and suggestions, just leave your comments down below. And don't forget to subscribe, like, and share. Happy farming!